Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Arthur at isa rin ako sa masugid ninyong tagapakinig mula pa noon. Sa totoo lang, isa po ako sa talagang nakikinig dito nung bago ka pa lang. Matagal ko na rin nais magpasa ng kwento para maibahagi ko nga sa inyo. Pero dahil abala nga ako sa trabaho, ay hindi ako nagkaroon ng oras noong nakaraan para isulat ito. Nitong Semana Santa ko lang po ito nagawa at sana ay mapili po ninyo ito. Itong kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noon nang ako ay nakatira pa sa Negros. Bale, taga roon po talaga kami, pero napagpasya ng aking mga magulang na umuwi sa Iloilo dahil may ipapamana kay Papa yung isa nitong tsuhin. Sayang din daw kasi yung malawak na lupaing ibinibigay sa kanya, kaya't minabuti na lamang naming dito na lang tumira sa Iloilo. Noong mga panahong yon, mga nagkakaedad ako ng 13 taong gulang. Wala akong ibang kapatid. Kaya para malibang, pumupunta ako sa mga kapitbahay namin na may mga kabataan din kagaya ko. Hindi naman kasi magkakalayo yung mga bahay namin sa iba. Kaya't hindi rin nahihirapan yung aking mga magulang sa paghahanap sa akin kung sakali. Isang araw noon, pumunta ako sa isang kaibigan na tawagin na lang po natin sa pangalang Reynald. Magkasing edad lang po kami noon. Kaya madalas ay magkasama kaming dalawa. Pagdating ko nga noon, ay sinabi sa akin ng kanyang mga magulang na may sakit daw ito. Tinanong pa nila ako kung saan nga ba kami nakarating ng kakagala at baka raw na bati ito. Napakunot naman ako ng noon-noon at agarang napakibit balikat. Wala naman kaming pinuntahan noon maliban na lamang sa kabilang baryo para manirador ng mangga. Namulagat yung mga mata ng ama ni Reynald noon. Nagtanong pa nga ito sa akin kung nakapagpaalam ba raw kami sa may-ari. At hindi naman ako nagdalawang isip. Naaminin sa kanyang hindi nga kami nakahingi ng permiso. Muli pa silang nagtanong kung saan bandang mangga yung pinuntahan namin at kung sino nga ba yung may-ari. Pero dahil hindi ko na matandaan yung daanan, dahil sumunod lang din naman ako kay Reynald at wala naman din akong nakitang bahay malapit doon, sinabi ko sa kanila na hindi ko alam kung sino nga ba yung may-ari nun at hindi ko na rin matandaan yung pasikot-sikot. Dahil yun nga yung unang pagkakataong nakapunta ako doon. Nasa kalagitnaan kami noon ng aming pagkukwentuhan sa may labas ng kanilang bahay nang sumilip si Reynald na may nakabendang tela sa kanyang ulo. Ipinaalala niya sa akin yung patungkol sa matandang lalaki na humaplos sa kanyang ulo. Noong magpaalala nga itong hindi namin dapat tinitirador yung mga mangga, labis yung pagtataka ko noon dahil sobrang hina nga niya at maging sa kanyang pagsasalita ay halatang parang nanghihina na po ito. Agad namang napailing yung ama ng aking kaibigan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay magtiwala kami kung kani-kanino. Dahil kung aswang daw yung matandang yon, pwede niyang maging biktima yung isang tao na kanyang tinatapik sa batok o kung hindi man ay hinahaplos sa kanyang ulo. Kinilabutan po ako noon. Naalala ko yung itsura ng matanda na kahit parang galit sa amin ay hindi nawawala yung kanyang pagngiti. Noon din, nagtanong nga yung nanay ni Reynald kung ano nga bang itsura ng matanda. Hindi naman kami nagdalawang isip na ilarawan yon sa kanila. Pagkatapos naming magkwento, may kung anong ibinulong yung nanay ni Reynald sa kanyang asawa. Hindi ko na alam kung ano nga ba yon, dahil napakahina nga ng kanyang pagbulong. Nang araw ring yon, nakiusap yung ama ni Reynald na samahan ko raw siya papunta sa kabilang baryo para makumpirma ko raw yung itsura ng matanda. Ipinaalala na lang din sa akin ni Reynald at itinuro yung aming mga dinaanan. Noong una ayaw ko pa sana dahil alam kong mapagagalitan ako ng aking mga magulang.
Pero nangako naman yung nanay ng aking kaibigan na siya na lang daw yung magpapaalam sa aking mga magulang. Dahil nakita ko naman yung sitwasyon ng aking kaibigan, siyempre naawa naman po ako noon. At nang lumaon, pumayag na rin ako sa gusto ng kanyang ama. Doon na nga po ako kumain noon. At tumungo nga yung nanay ni Reynald sa aming bahay para kausapin yung aking mga magulang. Para ipagpaalam nga ako. Kinagabihan, bago kami umalis ay pareho kaming nagpausok muna sa aming buong katawan. Paraan daw yon para hindi daw kami agad maamoy ng aswang. At pagkatapos po nun, umalis na rin po kami. Ako po yung may hawak ng flashlight noon. Samantalang yung ama naman ng kaibigan ko ay may dalang itak na ibinaon pa raw niya sa abo bago nga kami umalis. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa kabilang baryo. Saktong pagkakita ko ng daanan, parang biglaan kong naalala yung aming tinahak. Dahil doon, sinabi ko yun sa ama ng aking kaibigan. Naglakad kami at tinunto namin yung daanan hanggang sa makarating na nga kami sa may bandang dulo ng baryo. Pagkakita ko ng isang punong mangga na hitik sa bunga, agad ko ring naalala na yun nga yung puno ng mangga kung saan nga kami pumunta. Sinabi naman ng ama ni Reynald na kilala raw niya yung may-ari ng manggang yon at maging yung matandang tumapik sa ulo ng aking kaibigan. Dagdag pa niya, simula raw noong kabataan nila ay bantog raw yung aswang. Ang mas nagbigay pa ng kilabot sa akin noon ay nang sabihin niya na sa kanyang tansya raw ay mga 90 anyos na raw yung naturang matanda. Nagtaka naman ako dahil napakalakas pa nga ng tuhod nitong maglakad. Ayon pa sa kanya, ganoon daw talaga yung mga aswang. Dahil maliban sa birtod na kanilang tinataglay, ay may ginagawa rin daw silang orasyon. Nagpatuloy kami noon sa paglalakad. At nang medyo makalayo na nga kami sa mangga, meron kaming natanaw na isang kubo. Nagkaroon ng hinala yung ama ni Reynald na kubo nga yun ang matanda. Kaya't nagpa siya nga siyang lapitan namin ito. Habang naglalakad papalapit, hindi ko maiwasan nakabahan dahil hindi ko alam noon kung ano nga ba yung aming masasaksihan doon at kung ano rin yung mangyayari. Naging marahan yung aming paglalakad hanggang sa may narinig kaming kalusko sa may likod ng kubong yon. Dahil dito, salip na magmatsyag sa harapan ng kubo, naging maingat kami sa paggalaw at inalam namin kung ano nga bang nangyayari sa likuran. Pinatay ko na lang din po noon yung debateryang flashlight dahil napansin naming merong siga sa likuran. Nang makapwesto na nga po kami kung saan makikita na namin yung likod ng bahay na yon, nakita namin yung isang matanda na parang may kung anong ginagawa sa katawan ng saging. Kinumpirma ko sa ama ng aking kaibigan na yun nga yung matandang nakausap namin. Pabulong naman siyang napamura. Noong una ay nag-aalangan pa siyang lumapit doon. Pero nang mawari namin na parang niriritwala ng matanda yung katawan ng saging, ay doon ay walang takot na nga lumabas sa aming pinagtataguan yung ama ni Reynald. Habang maingat naman siyang lumalapit sa matanda, nagpalingalinga ako sa paligid hanggang sa may makita kong isang baboy sa may silong nito. Ang labis ko lang na ipinagtataka ay parang tao kung kumilos yung baboy na yon. At nang makita nito yung ama ni Reynald, para po itong nagwawala. Di ko alam kung totoong baboy ba yon, o baka kung aswang na yon, o baka isa ring bihag ng matanda. Hindi ko man lang po narinig yun na umigik habang naglilikot. Saktong pagkalapit ng ama ni Reynald doon, nakita niyang nakabenda pala sa katawan ng saging yung panyo ng aking kaibigan. Agaran akong napaisip noon na baka inoorasyonan yon ng matanda nang sa gayon ay magawa niyang palitan yung katawan ng aking kaibigan para magawa niya itong kainin.
nung medyo nakalapit na nga yung ama ni Reynald sa likuran ng matanda. Hinugot niya ang kanyang itak at walang pagdadalawang isip niyang tinaga ito. Pero naging mabilis naman yung paggalaw ng matanda at nakaiwas pa rin po ito. Hindi naman tumigil yung ama ng aking kaibigan sa pag-atake roon. Habang sinasabihan niya itong lubayan na nga yung kaibigan ko at huwag nang tangkaing biktimahin. Habang ganun nga yung sitwasyon, naglakas loob akong lumapit sa may silong ng kubo. Tinignan ko ng malapitan yung baboy at nagkaroon nga ako ng kutob na hindi talaga yun basta-basta ang baboy. Sinubukan ko po noong magdasal at paulit-ulit kong kinusot yung aking mga mata. At gano'n na lang yung gulat ko dahil hindi po baboy yung nakita ko pagkatapos kong tignan ulit yon. Kung hindi isang batang babae na parang takot na takot yung kanyang mukha. Dahil dito, kahit nakararamdaman ako ng takot, kinalagan ko nga ng tali yung naturang baboy. At nagulat na lang ako ng pagkalabas niya sa may silong ay tumakbo po siya ng nakatayo ng tuwid. Umiiyak pa po ito at talagang bata po yon. At tinatawag po niya ang kanyang mga magulang. Mukhang dinadaya lang po yung aming paningin na magmukhang baboy po yon sa aking paningin. Pero isa po yung bata na mukhang binihag pala ng aswang. Naagaw ko yung atensyon ng matanda dahil doon. Naisa na niya akong suguri noon, pero dahil nakaantabay rin naman yung ama ni Reynald, ay nagawa niyang pigilan yung matanda. Sinubukan niyang tagain ito, ngunit nang muli itong makailag, pinagbalingan ng ama ng aking kaibigan yung katawan ng saging. Itinapon niya ito sa apoy, at ganoon na lang yung pagwawala ng matanda nang gawin niya yon. Napahiyaw siya noon, at alam kong galit na galit. Pero minura lang siya ng ama ni Reynald, at hinamo na umatake na ito. Habang ganon nga yung sitwasyon, sinubukan ng matanda na atakihin yung tatay ng kaibigan ko. Naging kakaiba yung kanyang bilis at likse, pero dahil maliwanag po yung paligid dahil sa apoy, nakikita naman ng ama ni Reynald yung mga galaw nito. Makaraan nga yung ilang sandaling pagpapalitan ng atake, napansin kong parang nag-iiba yung anyo ng aswang. Alam kong delikado kami noon, kaya tinikayat ko na nga po yung ama ni Reynald na umuwi na lang kami. Ngunit sa halip na pumayag, ay inutusan pa po niya akong tapunan ng apoy yung kubo ng matandang aswang. Medyo nag-alangan pa po ako noon dahil baka kung ano nga yung mangyari sa akin kapag gawin ko yon. Ngunit nang maisip ko na baka hindi na kami makaalis sa lugar na yon kung hindi ko yun gawin, doon nga ay nagdesisyon akong kumuha ng apoy at sinunog ko nga po yung kubo ng aswang. Pagkatapos kong gawin yon, ay napatras nga po ako noon. Nakita ko naman noon na galit na yung matanda. Pero hindi niya magawang makalapit ng tuluyan sa tatay ni Reynald dahil may hawak po itong itak. Nang lumaon, binilisan pa nga ng ama ng aking kaibigan yung pagsugod sa matanda. At natuwa naman ako ng mawaring na sugatan po niya ito. Napahiyaw yung matandang yon at napahawak sa kanyang braso na meron ng sugat. Nagkaroon ng pagkakataon yung ama ni Reynald para muling tagain yung matanda. At sa pagkakataong yon ay nataga po niya ito sa may bandang ulo. Iilag pa sana yung matanda noon, ngunit huli na dahil nasugatan na po siya nito. Dahil nga po sa sobrang galit ng nilalang, tuluyan na po siyang nagpalit ng anyo. Sobrang liwanag ng apoy sa paligid kaya medyo naging limitado po yung kanyang kakayahan. Na parang natatakot din po ito sa apoy. Pero kahit na ganoon ay nagawa pa rin niyang atakihin at ibuwal yung ama ng kaibigan ko. Noon din, minabuti ko ng mapasigaw para makahingi ng tulong. At medyo maswerte po kami noon dahil nakarinig nga ako ng ingay ng tao na papalapit sa aming kinaroroonan. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay napagtanto kong mga kababaryo po namin yon at meron pang dalang mga sulo at itak. Mukhang narinig po ng mga ito yung aking pagsigaw.
Noong mapansin po ng matandang aswang na sobrang dami na rin ng mga tao na papunta doon, ay nataranta na rin po ito. Ninais pa sana niyang tumakas pero hinawakan siya ng ama ni Reynald para hindi makalis. At bunsod po nun, buong lakas niyang kinalmot yung mukha ng tatay ng kaibigan ko. At yun po yung dahilan kung bakit nabulag po itong tatay ng kaibigan ko. Pagkarating nga ng mga tao sa aming kinaroroonan, tuluyan ang nakatakas yung matandang aswang. Pagkakita ko naman sa aking mga magulang, agad nga akong tumakbo para yumakap sa kanila. Sinabi ko yung lahat ng mga nangyari noon. Inalalayan naman ng mga tao yung ama ni Reynald. At nang masiguro naming lahat na wala na nga roon yung matanda, at wala na rin siyang babalik ang bahay, doon lang po kami nagpa siyang mag-uwian na. Pagkalipas po ng mga ilang araw, ay gumaling na rin po noon yung kaibigan ko. Pero yung mata po ng kanyang ama kahit dinala na po sa ospital, ay talagang hindi na po yun nagawang ibalik sa normal. Nabulag po yung isang mata nito dahil talagang malalim po yung pagkakalmot ng aswang doon. Nung nagpunta nga sila sa albularyo, sinabi raw nito na talagang ginagawan daw niya ng ritual yung puno ng saging para sa posibleng pangpalit sa katawan ng kanyang bibiktimahin kapag namatay na ito. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin po ako kung sino nga ba yung aswang na iyon. At kung totoo nga bang siya nga yung umatake sa amin ng gabing yon. Pero medyo mahaba na rin po ito kaya dito ko na rin tatapusin.